Hello, mga kalbo, kamusta kayo? So today, magugulay tayo. So, namitas kami ng gulay from the garden, from my friend's garden and my garden. And look at this one here, another watermelon. So, titimbangin natin kung ano kabigat yung watermelon. Let's weigh the watermelon. So, 28.8 pounds. Ito na yung mga produce, mga fresh gulay tsaka prutas galing sa garden ng aking friend at from my garden. Itong watermelon from my garden and tinimbang and it was 28.8 pounds, so it's like about 15 kilos kilograms. At tsaka itong talong, may kamote tops, alugbate, dahon ampalaya, tsaka yung tanglad, or I don't know what's that in Tagalog, but it's a lemongrass. Tsaka yung may atsal, kalabasa, tingnan mo yung kamatis, guys. At may natira pang isang pepino, asawa ng Diyos. At tsaka, this one, dahon ng sibuyas na pinitas. Yep. At tsaka ito ay alamang galing sa aming fish pond. Gusto ko magluto ngayon ng munggo. Ayan, nilaga na yung munggo, guys. So, we'll see. Tsaka, tatawag natin yung friend natin para kunin yung luto ng gulay. Abangan! So, dahil sa fresh na gulay na pinitas natin today, dalawa ang lulutuin ko. Una would be munggo. So, ayan. Tapos, haluan natin ng pritong isda at saka yung pangalawa na lulutuin natin. Ginisang gulay lang siya. Parang pakbet, pero wala akong okra at saka sitaw talaga. At saka haluan lang natin ng alugbate at saka kamuti tap. So, come on! Let's cook with me! So, ayan. First nating lulutuin ay munggo. So, ayan. Yung mantika, ito yung ginamit ko para pagprituhan ng isda para medyo mas malasa siya, guys, para gagamitin natin yung mantika na ginamitan natin na pamprito ng isda. So, dito natin igigisa yung mga sahog. So, of course, uunahin natin ang sibuyas. Tapos, nung nilalagay ko yung munggo, nilagyan ko na ng magigisara para malasa na siya. Tapos itong sinagay ang bawang. Ayan. So lahat tayo iba-iba kung magluto, kung paano luto yung munggo. So ito yung style ko na magluto ng munggo. Ayan. So ang susunod ay kamatis. Tingnan nyo, guys. Ang kamatis is so tinog at saka maganda. Pulang-pula. Guys, pag nagluto ako ng munggo, I like na nilalagyan ko ng tanglad or lemongrass kasi yung aroma, mas mabango siya pag may tanglad. So, nilalagay ko yan siya. Usually, hinahalo ko na rin ito sa yung paglaga pa lang ng munggo. Ayan. Init ha. Guys. Tapos, ito na yung pritong isda na ihahalo ko. So, ilalagay lang yung tanglad or yung lemongrass at init. Palagay ko na yung kalamasa. Mapalinaw ng mga mata. Ayan. Kaya ng mga kapitbahay mong chismosa, malinaw ang mga mata at ang ganda ng tenga. Diba? Tapi-tapi dyan sa mga chismosa, bato-bato sa langit, huwag magalit. Enjoy naman kasi talaga ang mag-chismis, kaya huwag na natin silang pag-diskitahan. Enjoy daw ang mag-chismis, o diba? Kung sa Bisaya pa, lingaw kaya mag-libak o silingan, o ka ng mga pamatik na itong silingan, diba? Sa Bisaya, kaya ikaw na lang yung nakaintindi nun. Ayan, guys. At saka, ito, si Apam at saka yung anak ko na sa ilalim. So, mangangamoy tayo ng alamang. So, ayan, guys, alamang, pampalasa. Talagyan natin. Mangangamoy ang bahay. Isda at saka alamang. Ayan. At
tinapon muna natin. At pag medyo ano na siya, then ilalagyan natin yung munggo pagkabalik natin, okay? Ayan! So, medyo ano na siya, guys. Talalagyan na natin yung munggo. Ito. Kalalagyan natin yung naging sarap, pamalasa. Tsaka yun, nilagyan ko na ng alamang. So, nilagyan ko na ng alamang sa may lasa na din. Tsaka yung nilaga pa yung munggo, may magic sarap na rin siya. So, di na tayo maglalagay ng betchon kasi as, I think ang magic sarap may ano na siya, may betchon na. Oops! Nalalagyan natin ang tubig. Sabaw! So, ayan, lumulutang na siya, guys. Lumulutang na mga gulay sa sabaw. Tsaka may ulo na isda na pinrito ko. Pa kasi yung gulay natin, yung mga ano, Filipino, kasi dito puro lang ano, broccoli, mga carrots, mga cauliflower, mas masarap pa rin yung gulay natin. Yun yung mga pinaka-miss ko sa Pilipinas. Lagyan natin ulit ang tubig. Masakad na rin natin. Antayin natin kumulo, guys. Ayan. Malambot na din, lalagyan natin ang mga talong. Alright! Ayan, kumukulo na siya, guys. So, let's try to, tagdagan natin yung talong. Kasi ayaw ko na, I like yung gulay na medyo half-cooked lang siya. Para, hindi ko kasi, ayaw ko main yung parang, yung sobrang labot na gulay. Tsaka mas masarap siya pag medyo, ayaw ko siya, hulog. Nahulog, guys, so wala pang 5 seconds, so pwede pa yun. Ayan, hulog na natin yung kalong. Organic na gulay, guys, kasi walang spray. So, maya-maya konti, kukunin ko na yung lemongrass kasi minsan, salaba lang siya sa pakano. So, tapa natin. Lapit siya. Dahon ng ampalaya na masustansya. Ewan ko ba, mapait siya, guys. It's very bitter, pero masarap naman. Ewan ko. Parang yung papaitan na luto. Mapait siya, pero masarap. So, I don't understand that. It's just like yung mga tuyo or yung dried fish. Yung bulad ba, mabaho, pero masarap naman. Lahat ng mga weird na amoy. Weird siya. Pero, masarap yung lasa. So, lagyan natin siya ng gamot ng sibuyas, guys. Tingnan mo, ang ganda. Yan. So, ito organic din, fresh from the garden. Ganyan lang. Ano ba? Tuto na! Ayan na ang finished product, guys. Munggo. Organic na munggo. Gulay na fresh from the garden. Ayan. Buti pa yung gulay fresh. Pero ewan ko na lang ang nagbe-video tsaka yung mga nanonood ngayon, ikaw. Buti pa yung gulay fresh.